channel and ayun naman po, bagong-bago po tayo dito sa YouTube. So sana naman po i-support niyo ako. Ako nga po pala si Jen. And ayun nga. Teka. Kasi bago po maikwento ko, so yun, bagong-bago po tayo dito sa YouTube. So sana naman po i-support nyo ako. So eto nga, bago pa ako magpaligoy-ligoy, bago ko pa maikwento ang talang buhay ko sa inyo, so mas maganda kung straight na po tayo sa main topic nitong video na to. Yun yung base sa title is paano maglagay and paano magtanggal ng contact lens. And siguro bibigyan ko na rin kayo ng konting tips na yung mga nagagamit ko, mga alam ko, in my opinion. Hindi po ako expert dito ha. So ayun, inuunahan ko na po kayo. Hindi ako expert sa contact lens. Sadyang meron lang ako and meron akong mga alam na siguro pwede ko i-share sa inyo. Is nagsuot lang ako ng headband para, alam mo yun, walang sagabal sa mukha natin once na naglagay na tayo ng contact lens. So, ito po pala yung contact lens ko. I don't know kung nakikita nyo, hindi ata nagpo-focus. Pero ito, galing to sa EO and graded contact lens pala to. Ito is negative 0.50. Kasi ang grado ng salamin ko is 100. Negative 100 or ganyan. So, meron po akong astigmatism. So, sa mga gusto mag-contact lens, kaya alam may astigmatism, yes, pwede po tayo mag-contact lens. Kasi meron akong mga nababasa na bawal daw colored contact lens, bawal daw mag-contact lens pag may astigmatism. No, hindi po. So, siguro depende yun sa titingin sa inyo. Kasi ako naman, bakit ako nakakuha naman ako, diba? So, ayun, wag lang kayo mahihiya magpunta sa mga optical shop. By the way, ito is 590. May kasama na siyang isang maliit na solution kapag binili mo. And kasama na rin tong case dun sa mismong solution. So, eto na nga. Tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng contact lens. Ayun nga, uunahin ko yung sa right. Ito yung right. Hindi ko alam kung nakikita. Basta eto siya. Unahin ko yung sa right kasi, alam mo yun, merong part sa mata natin na mas madaling maglagay dito sa kabilang side kaysa dito. So, mas mahirap sa akin yung sa right side. So, siguro uunahin ko na yun. Diba? O, eto yun. By the way, slate gray to. And, 1 year na pala yung buhay nito. Buhay na lang. So, 1 year na yung contact lens kong to. So, ayan. Ibubuhos nyo lang siya sa palm nyo. Kasama yung pinagbabaran. So, ayan. Then, make sure na isarado nyo agad yung case nyo kasi baka mamaya magkadumi, ganyan. Then, linisin nyo siya. Ako ganito lang yung paglilinis ko sa kanya. Ginaganyan ko lang. Ewan ko, nakikita nyo ba? So, ayan. Then, pag tingin yung okay na, is itapon nyo yung solution. By the way, meron akong basahan dito sa baba. Then, itatapon ko lang yung mismong solution. So, pag natapos nyo na yung mismong solution, eto na siya. Slate gray to ah. Old ulit. So, ayan. Gagamitin ko itong middle finger ko. Yung iba dito sanay, pero hindi ko alam. Masanay talaga ako dito. So, ayan. Sanayan na lang din. Practicing nyo lang kung saan kayo sanay para yun yung gagamitin nyo. Kasi pagka ginayan nyo lang yung sa akin, tapos hindi naman kayo doon sanay, wala rin mangyayari, di ba? Hindi nyo rin mailalagay. So, eto, nilalagay ko lang siya sa middle finger ko. Then, eto. Hindi po ako namamakiwa. So, ayan. Ito po yung contact lens. Ang ginagawa ko is, para mas madali ko siya mailagay. Lalapit ako, ha. Huwag kayong masasaguan sa mukha ko. So, eto. Itataas mo lang yung pilik mata mo. Yun. Baka meron dyan mga kagaya ko na, tignan nyo kasi yung pilik mata ko. Hindi siya pataas, hindi rin siya sobrang baba. Pero pagka kasi ito lang, yung hindi ko siya isasama, pag ganito lang, sumasabit talaga yung contact lens dyan eh. Kaya minsan hindi rin na ilalagay. So, ang ginagawa ko is, ito yung first tip na siguro alam ko, na siguro para mas mapadali yung paglalagay nyo. Isama nyo sa pag-angat ng... Ayan, isama nyo to sa pag-angat
yung pilik mata nyo. Then, ibaba nyo to. Tsaka nyo ipasok yung contact lens. Mag-blink lang kayo hanggang sa tingin nyo nakaayos na ng lagay yung contact lens nyo. So, ayan. Nakaayos na siya ng lagay. And, ang weird nung paningin ko. Kasi pag nakaganyan, ayan, malinaw siya. Kasi nga, diba, may grade yung salamin. Ayun, salamin. May grade yung contact lens ko. Then, pag ganito is medyo blurred, malabo. So, ayan. Ang weird talaga. So, ayan. Sana na-gets nyo yung pagtaas. Pero by the way, tuturo ko pa rin naman dito sa isang side. So, eto na yung isang side. Ganun lang din ulit yung gagawin nyo. Ibuhos nyo lang sa palm nyo. Then, medyo linisin nyo. Hindi pala medyo, linisin nyo talaga bago nyo isuot. So, eto, gagamitin ko to pang linis. Then, igaganyan-ganyan ko lang. So, ibuhos nyo lang ulit yung solution. Make sure na pag nagsusuot kayo ng contact lens, meron kayo naka-ready na basahan or something na pwedeng magsalo nung solution na ibubuhos nyo. Kasi magkakalat kayo eh. So, ayan. Ganun lang ulit. Itaas nyo lang to kasama yung pilik mata nyo. Then, ibaba nyo to. Tsaka nyo ipasok yung contact lens. Blink lang ulit kayo. Pagka okay na, eh, mararamdaman mo pag okay na. Yung as in parang wala lang, parang wala kang suot. Normal na. Once na ang contact lens nyo is medyo hindi ka komportable, or medyo mahapde, ibig sabihin nun, dalawa ibig sabihin nun na, may dumi, ay hindi, tatlo pala. Tatlo, so may dumi, may punit na, or baliktad yung contact lens nyo. Tsaka pagka mauga, baliktad yung contact lens nyo na. Kasi babaliktad rin nyo siya kasi mali yung pagkakalagay nyo. So, eto na siya. Slate gray to and inspired to by Ate Georgia Brizuela Relucio. So, ayan ate, kung nanonood ka or mapadaan ka dito sa channel ko. So, ayan, ang dami-dami kong nabibili pag nanonood ako ng channel mo. Bakit ka ganyan? So, ayan na nga. Pupunta na tayo sa mga tips na alam ko. So, ayan. Kailangan malinis yung kamay nyo. Maghugas kayo ng kamay before and after nyo maglagay ng contact lens. Kasi matay pinag-uusapan, so dapat malinis yung kamay nyo, malinis yung gagamitin nyo pang lagay ng contact lens. Next is, huwag kayo gagamit ng alcohol sa paglilinis ng ng kamay nyo. Kailangan mild soap, tapos tubig, then punasan nyo lang, make it dry lang. Then next is, huwag kayong magtitipid sa solution. Kasi pag bumili kayo ng solution, meron na siyang free na 60ml na solution. Matagal-tagal nyo rin siya magagamit kasi sa akin meron pa din naman hanggang ngayon. January 2 ko siya nabili. Then hanggang ngayon meron pa rin to. Sabagay kasi hindi naman din ako araw-araw nagsusuot ng contact lens. Then yung kasunod nito is yun nga, yung 145ml. 99 pesos lang, di ba? Murang-mura lang. Kaya wag na kayo magtitipid sa solution. Then, eto naman, optional to. Pero, ako kasi kailangan ko to eh. Eto yung contact lens kit na nabili ko sa Shopee. So, in order ko to sa number 1. Number 1 yung pangalan ng shop ha. So, eto, meron na siyang kasamang mirror dito. Meron na ring contact lens case, contact lens solution, lagay ng contact lens solution. Meron na siyang kasamang tweezer. Eto. Silicone yung dulo nito kaya huwag kayong matakot na baka mapunit yung contact lens nyo kapag ginamit nyo siya. Then, meron din dito ang applicator na, ewan ko, hindi naman nagpo-focus. Ayan. Meron dito applicator na tingin ko hindi ko naman magagamit kasi masanay na ako sa daliri lang yung gamit ko. Then, ito pa, huwag na huwag nyong ibababad yung contact lens solution nyo ng more than
ay wag nyo ibababad yung contact lens nyo sa solution ng more than 3 days. Kasi ako na-experience ko yung, alam mo yung gagamitin ko na sana siya. Then yung pag-twist ko ng cup, meron ako narinig na parang mga buha-buhangin. Parang nabuo, nagbubuo-buo yung mga yung solution. So, ayun, huwag nyong hahayaan na nakababad yung contact lens nyo ng more than 3 days sa solution na yun at yun lang yung gamit nyo. So, kailangan, siguro, kung hindi mo naman siya gagamitin or gagamitin mo, palitan nyo siya ng every other day. Ganun. Siguro yun na yung pinakamaganda. Kasi hindi mo, alam naman, palitan mo araw-araw, diba? Kung hindi mo naman ginagamit. Base lang sa akin, ha? Kasi yun naman yung ginagawa ko. Pero kung gusto nyo siyang palitan ng every day, it's up to you. Nasa sa inyo yun, diba? Then, yung last na alam ko na effective sa akin, ha? Ewan ko lang sa inyo. Kanya-kanya po tayo. Ito yung wag muna kayong maglalagay ng makeup. Kumbaga, unahin nyo muna yung paglalagay ng contact lens nyo before kayo mag-makeup. So, ako wala yan as in, wala akong eyebrow product, wala akong kahit ano sa mukha, as in bare face yan. Then, wala yan lahat. So, mas madali siya for me kasi, for example, is wala ko iintindihan ko, naka-mascara ka, wala kang intindi na, ay baka kumakalat na siya. Kasi, lalo na pag first time ka, maluluha ka eh. May tendency na mabasa yung daliri mo. Then, pag humawak ka sa makeup mo, pwedeng isipin mo pa siya kung baka nabura na siya, baka kumalat na. So, I think mas maganda kung maglalagay muna kayo ng contact lens before kayo mag-a-apply ng makeup. So, yun yung mga alam kong tips, mga ginagamit ko, mga naggamit ko sa araw-araw kung or nagagamit ko kapag naglalagay ako ng contact lens. Sana makatulong din yun sa inyo. Eto na ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magtanggal ng contact lens. Alam niyo bang mas madaling magtanggal kaysa maglagay ng contact lens? For me, yes. Siyempre, iba-iba tayo. So, ayun na nga, mabalik tayo. Depende sa tao. Pero sa akin, mas madaling magtanggal kaysa maglagay ng contact lens. Ang gagawin ko lang is, yung right muna ulit ha, ito. Gagawin ko is, lalagyan ko na siya ng solution. By the way, additional pala, wag niyong hahawakan yung tip ng solution niyo. Wag. Yan ang pinaka-ano. Kasi pwede siyang madumihan, makontaminated siya. Hindi mo na siya magagamit. So, ayun na nga. Lumubo. Nakikita niyo ba? Pumutok na. So, ayun na nga, maglalagay muna ako ng solution. Yung tingin kong enough na para mababad yung contact lens na tatanggalin natin. So, ayan. Nakikita, hindi nyo naman nakikita eh. So, takpan mo muna siya saglit. Then, eto na kung paano magtanggal. Ibababa mo lang to. Yan. Then, gagamit ito, yung daliri mo. Yung dalawang daliri mo, gagamitin mo siya. Alam mo yung parang hahawakan mo siya. Hindi mo na kailangan hawakan yung eyeballs mo eh. Ang hawakan mo lang yung pinaka-contact lens, ganunin mo lang siya. Ayan o, ganyanin mo lang. So, ayan. Baba mo to. Then, pag nahawakan mo na yung contact lens, ayun, ganunin mo lang siya. Ito na siya. Nakuha ko na. So, after mo gamitin yung contact lens, kahit saglit mo lang siyang nagamit, ito na naman, ang weird na naman ang paningin ko. So, after mong gamitin, kahit saglit lang or matagal mo siyang gamitin, ginamit, hugasan mo pa rin siya ng contact lens. So, ito, hugasan ko siya, nilagyan ko siya ng solution, then, hugasan mo, before mo siya ilagay sa case niya, na meron ng solution. Yun lang ulit, itapon mo lang yung solution, then, ito na yung contact lens. Ilalagay ko na siya dito sa case niya. Ito na. Ito na siya. So, repeat lang natin sa kabila. Maglalagay lang ako ng solution ulit. Yung tama lang para mababad yung mismong contact lens. So,
ayan, meron na siyang solution. Then, ganun lang ulit yung gagawin natin. Ibaba mo to, yung lower pa kasi English pa eh. Yung may nag-chat. Ibaba mo lang to, then hawakan mo lang yung contact lens. Ayun na, ito na siya. Hugasan mo lang din ulit, syempre kailangan niyan hugasan yung contact lens. Then ayan, linisan mo lang siya ulit. Tanggalin mo yung solution, then ilagay mo na ulit siya sa mismong case niya. 'Di ba napakadali lang, sobrang dali lang maglagay and magtanggal ng contact lens. Sana dun sa mga first timer, yung mga gusto na mag-contact lens, sana nakatulong tong video na to sa inyo. So, ayun na nga po, tapos na po tayo. Thank you so much sa mga nanood. Sana po meron kayo natutunan na kahit konting-konti lang. So, kung meron kayo mga question, huwag po kayo mahihiyang mag-comment sa baba. Kung alam ko po yung sagot dyan, sasagutin ko po yan sa inyo. Then, kung meron po kayo mga suggestions, recommendation, or mga request na video, huwag po kayo mahihiyang mag-comment sa baba. Gagawin po natin yan kung kaya ko, kung afford ko, yung mga ganon. So, ayan, thank you for watching, guys. So, ayan, see you po sa susunod kong vlog. Sana po manood po kayo. Huwag po kayong makalimot na mag-subscribe. Then, thank you again, and bye!